Sumikat noon sa kanyang question and answer sa Binibining Pilipinas 2008. Si Janina San Miguel ay bigla na lang nawala sa isip ng maraming tao. Naku-curious lahat kung saan na nga ba siya ngayon at ano na ang kanyang ginagawa. Recently din ay na-feature siya sa isang documentary tungkol sa mga beauty pageant sa Pilipinas. Ano nga ba ang kanyang mga ibinulugar tungkol sa dark side ng beauty pageants na experience niya? Lahat ng yan ay ating tatalakayin. Let's start! Ipinanganak noong November 14, 1990, si Janina Miller San Miguel ay lumaki sa residential compound ng Quezon City. Ayon sa kanya, sila ay mahirap. Ang kanyang ina ay naglalabada, habang ang kanyang ama naman ay isang jeepney driver. Nagkolehiyo naman siya sa University of the East sa kursong Broadcast Communication. During this time ay sumali siya sa Binibining Pilipinas. Ang pinaka-infamous na araw para kay Janina ay ang 2008 Binibining Pilipinas pageant na ginanap sa Araneta Coliseum. Sa edad na 17 at height na 5'11", siya ang pinakabata at pinakamatangkad sa 24 na contestants. Sa simula pa lang ng competition, nanalo na siya ng best in swimsuit at best in long gown. Sa question and answer portion naman, nabunot niya para magtanong si Vivian Tan. Ang tanong ay, "What role did your family play for you as candidate to Binibining Pilipinas?" Ang sagot ni Janina ay ito naman. "My family's role for me is so important because they was the one who's very oh, I'm so sorry. My family. Oh my God. I'm so sorry. I told you that I'm so confident. Ito, wait." Maraming natawa, natuwa, at nadismaya sa kanyang sagot. Ang mga judges ay natawa. Ang audience ay tuwang-tuwa. Naging national sensation at usap-usapan si Janina. At hanggang ngayon nga, ay ginagawa pa rin meme ang kanyang pamosong sagot. Ayon naman kay Janina, hindi niya daw masyadong narinig ang tanong, kaya kinabahan at nagkamali siya. Kung uulitin naman daw ang tanong, ang isasagot niya ay "My family is my inspiration." Pagkatapos ng kanyang pagkapanalo at fame sa Binibining Pilipinas, nag-prepare na siya para sa laban sa Miss World. Ayon sa latest documentary ng Undercover Asia, kung saan kabilang siya, naging stricto ang training niya para sa Miss World. Bawal ang cellphone, ang makipag-usap at makipagkita sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Naging stressful din ang training sa kanya at mahigpit daw, lalo na sa training ng pagsasalita ng Ingles. Hindi naging madali ito para kay Janine. Ang pagpanaw ng kanyang lolo naman ang last straw para kay Janina para mag-quit. Inlano daw din ng organizers na hindi muna agad sabihin kay Janina ang masamang balita para siya ay makapag-focus sa training. Isa ito sa ikinasama ng loob ni Janina. Pagkatapos ng career niya sa pageants, sumali naman siya sa Celebrity Duets Philippine Edition. Ngunit tatlong episodes lang ang tinagal niya doon. Naging matamlay naman ang showbiz career niya at hindi na naging masyadong visible. Ayon sa kanya, nag-focus na siya sa kanyang pag-aaral. Asa na nga ba ngayon si Janina? Sa documentary, ni-reveal din niya na married na siya ngayon at may sariling pamilya na. Siya rin ay matagal lang nagtatrabaho sa isang call center dito sa Pilipinas. Para sa kanya, mas importante daw ang pamilya at ayaw niya ang maduming mundo ng showbiz. Isiniwalat din niya noon na kahit 17 years old lamang siya, sa Binibining Pilipinas ay may natanggap siyang mga indecent proposals. Hindi niya iyon nagustuhan at isa sa mga dahilan para kamuhian niya ang show business.
Kung bibigyan daw ng chance ulit na ulitin niya ang kanyang buhay, ay hindi na siya sana sumali pa sa mga beauty pageants. Marami naman ang humanga sa revelations ni Janina tungkol sa mga problema ng mga pageants sa ating bansa. Narito ang ilan sa mga naging reaksyon ng netizens. Ano ang masasabi mo tungkol kay Janina San Miguel? Does she have your support or not? You may share your thoughts by commenting down below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.